Hi guys! So bago tayo magpatuloy sa video, meron muna akong gustong i-share sa inyo na app. Katulad ba kita na mahilig kumanta kahit na hindi naman singer? Or hobby lang yung pagkanta, especially pag walang ginagawa sa bahay? Perfect tong app na to para sa inyo. Ito ang Star Maker app. So tong Star Maker app, ginagamit ko siya every time na wala akong magawa sa bahay. Siyempre, diba, nasa bahay lang man ako palagi. Isa siyang karaoke app na pwede mong gamitin anytime, anywhere. And i-share ko sa inyo yung dalawa sa pinaka-favorite kong features ng Star Maker app. So syempre, unang-una dyan, yung family. So dito sa family, pag sumali ka sa mga family nila, meron silang mga iba't ibang family privileges na pwede mong pagpilian. At syempre, pag sumali ka sa mga family, dadami rin yung fans mo sa account mo sa Star Maker app. At magkakaroon ka ng maraming friends. Pwede ka rin mag-create ng sarili mong family. And syempre, yung pinaka-favorite ko talaga na main feature ng app na to ay syempre yung singing. So syempre, ang kailangan mo lang gawin, isearch mo lang yung artist o kaya yung song na gusto mong kantahin dyan sa may search box. And ako, gusto kong kantahin yung Happier Than Ever ni Billie Eilish. Ayan, so click mo lang yung sing. Tapos, mas okay kung naka-earphone ka para much better yung recording ng sound. When I'm away from you, I'm happier than ever. At syempre, pwede rin naman na wala kayong earphone. You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. You were my everything, you ruined everything good. Always said you were misunderstood. So ito na yung kinalabasan niya. Nahihiya ako, guys. So, diba? Sobrang ganda ng Star Maker app. So, sobrang nag-enjoy talaga ako pag ginagamit ko to. So, mag-download na kayo ng Star Maker app. Yung link ay nasa may description box sa baba. At syempre, nakapin din sa may comment section. See you! What's up mga bad girls? So, for today's video, ayun na nga, ikuwento ko na nga sa inyo kung ano ba yung nangyari dun sa vlog ng labor and then yung sa delivery. Diba? Kasi yun yung promise ko sa inyo yung last vlog, yung sa delivery vlog. Sabi ko, mag-upload ako next I'm birth story, so kasamantalan ko na yung pagkakataon na tulog si Caleb kasi ngayon pa siya gising. Hindi pa rin mabait siya, guys, kasi alam niya ba, hindi siya iyakin. Iiyak lang siya pag nagugutom na siya or may pupo siya kasi ayaw niya na may pupo or ihi sa diaper niya. Anyway, yun nga. So mag-start na tayo. Saka ba siya mula? So ayun nga, normal delivery nga tayo. So thank you so much kay Lord kasi pinag-pray ko talaga yun. Syempre gusto kong ma-feel, gusto kong maraming experience kung ano yung feeling pag normal delivery. Pero sabi ko talaga nun, kung anong will niya, okay lang din kahit ano, ganun. So parang thankful ako, syempre kasi normal tayo. Pero yun nga, simulan ko muna dun sa labor natin. So kwento ko muna yung sa labor. December 13, check-up ko nun sa OB ko. Kasi diba, pag ano ka na, pag kabuanan mo na, weekly check-up na kasi yun. So, galing ako dun sa OB ko. Pagka-IE na sa akin, sa mga dinakala ng IE, yung pinapasok nung OB yung daliri nila sa loob. Tapos, susukatin kung gano'n nakalaki yung parang CM. Basta CM tawag dun. Kung gano'n nakalaki yung parang paglalabas ng baby. Yun, December 13 yun. Pero guys, ang due date ko talaga is December 21. So, December 21 talaga dapat ako, supposedly. Kasi ba sabi ng iba, yung mga napagtanungan ko kasi sila, sakto sila sa due date nila. So parang ako may part sa kanya, nag-expect ako na, ah baka sakto rin ako sa due date ko, ganun. Pero gusto ko talaga before Christmas talaga, or before 21. Before pa nung December 13, last week no, nung check-up ko din, chinek niya ako, sabi niya 1 to 2 cm na. Manipis daw yung cervix ko, so siguro anytime pwede na ako manganak, ganyan. So hindi naman ako nanganak nung linggong yun, so umulat ako ng swab test. Kasi yung swab test ay good for 1 week lang. So, nang 30 na yun, sakto naman na nagpa-check-up nga kami kasi weekly check-up ko nga. Pagka-IE niya sa akin is 2 to 3 cm daw.
Pero yung nga sabi niya, ulit-ulit ng swab test ngayon, pag hindi ka pa nanganak this week, i-admit na kita ng December 19. Parang ganon, December 19 na dapat ako i-admit kung hindi pa ako manganak nung week na yun. So since 2-3 cm ang nga daw, manipis daw yung cervix ko, so maganda daw talaga, mabilis daw ako manganak, sabi niya ganon. Pero depende pa din daw yun. Ganun yung pagkaka-explain sa akin ng OB ko. May mga iba daw kasi yung patients na manipis din yung cervix, ganyan. Yung parang, yun yata yung hindi ko sure ha. Yun yata yung parang sipit-sipitan ng baby, ganun. Kasi may mga ganun daw babae yung parang hirap sila manganak kasi maliit yata yung sipit-sipitan, ganun. Tapos yun sa akin naman, sabi ng OB ko, manipis na daw. So, baka hindi daw ako mahirap manganak. Pero hindi pa daw yun. Kumbaga, syempre, sigurado, depende pa rin naman daw yun. Buti na talaga, 13 ako nagpa-swab. Kasi hindi ko talaga alam na 14, mag-labor na pala ako. So, ito na nga, fast forward, pag-uwi namin sa bahay, dito sa mansion, wala man ako ng feel na kahit ano, as in normal lang. Kung ano pang kinakain ko noon, nag-ice cream pa yata ako noon. Sobrang nag-crave ako sa ice cream ng gabi yun. So, nag-ice cream pa kami ni Jonah, ganyan. Nood-nood pa kami. Tapos, hindi yung patulog na kami. As in, matagal ako ng feel na kahit ano, wala talaga. Tapos, nagising ako mga 5 a.m. December 14. 5 a.m. yun, tanong-tanda ako. Sabi ko, parang natatai ako. Ganun yung feeling, natatai ako. Tapos, basta yun. Yun lang yung feeling ko, natatai ako. So, pagpunta ko ng CR, pagpasok ko, wala naman lumalabas, ganun. Tapos parang, hindi na ako nakatulog. So, hanggang 6, gating ako. Pero wala ko ibang feel, as in, pawala-wala siya yung parang, yung feeling na parang, yun, guys, kung ano yung feeling ko nung pag natatay kayo, ganun talaga yung feeling. So, ganun lang, walang sumasakit sa akin, walang kahit ano. Hindi na ako nakatulog, sabi ko, baka mamaya. Kasi, nung mga nakarang araw naman, totoo pala talaga na pag malapit ka ng mga anak is, dinadiarrhea ka. Yung parang nagtatay ka, ganun, LBM. So, kasi ako nun, 1 week before, di ba hindi ako nanganak ng one week before. Nung time na yun, nag-diarrhea na ako, yung parang wet nga na ako na CR, ganyan. So, akala ko nung araw na yun, ganun lang din. Kasi nga, madalas, napapadalas na yung ano ko eh, pag-LBM ko. So, parang nung araw na yun, sabi ko, Ben, in-LBM na naman ako, ganun. Hindi na ako nakatulog. Tapos, ginising ko na si Jonah, sabi ko, gusto ko maglakad. And then, nung naglalakad na kami, may na-feel na ako na parang, ano siya, bukod sa, nawala yung feeling na pang, parang natatai ako, nawala yun. Ang na-feel ko na, naglalakad na kami ni Jonah is, mga ano to, mga 7 a.m. ganyan, mga 7 a.m. na December 14. Niyaya ko siya maglakad, naglakad kami sa may labas. Tapos, parang na-feel ko na parang sumasakit yung balakang ko. Pero sobrang light lang talaga. As in, wala, ano lang siya. Alam yung parang, pag buntis ka kasi, may natural na sakit yung balakang mo, tsaka yung likod mo. Parang ganun lang siya. So, lakad-lakad pa kami, 30 minutes ako naglalakad doon, ganun. Pero may hint na ako, guys, na feeling ko ito na yung araw na manganganak ako. Kasi mahilig talaga ako mag-search, mahilig ako manood sa YouTube, kahit first trimester pa lang ako. Siyempre kasi curious ako eh, ganun. Ganun kasi ako pag curious ako, talagang sin-search ko lahat. Mahilig ako magbasa, nag-search ako online kung ano yung mga na-feel ko. Tapos nag-search ako nung time na yun bago ako maglakad ni Jonah. Di ba, hindi na ako makatulog. So, nag-search ako nun, search ko kung ano yung ma-feel ko, ganun. Tapos may mga nakita ako doon na sign of labor nga daw, ganyan-ganyan. Pero kasi yung sa kanila, yung mga nababasa kong mga kwento na ibang moms na yun nga na na-search ko is sobrang sakit daw. Pero sa akin kasi, wala talaga akong naramdaman. Kaya parang sabi ko, eto na ba yun? Kasi sila, parang ang sakit-sakit daw yun. Pero ba't ako, wala man ako na-feel. Kung may ma-feel man ako, sobrang light lang. As in, hindi mo siya iindahin, ganun. Eh dito na nga, no. Tapos na kami maglakad, kumain pa kami. Mga bandang, ano to, mga 8 a.m. to 9 a.m. yun. Edit pa ako ng video, guys. Imagine. Nag-edit pa ako ng video. Ano pa yung edit ko nun? Yung ano yata yun? Basta yung vlog ko bago yung labor. Yun, ako nag-edit nun. In-edit ko pa siya nung time na yun. Nag-labor na pala ako nung hindi ko alam. Tapos, na-search ko kasi nun na kailangan na-timeran mo pag yung feeling mo nag-labor ka na. Eh nung time na yun, nawawala yung sakit ng balakang ko, tapos bumabalik. Nawawala, bumabalik. Tinimer ko nga siya. So, based kasi dun sa na-search ko, dapat daw between 4 to 5 minutes yung interval ng sakit, ng contractions mo. So, kunyari, sumakit yung may nag-late, parang nag-contract ka ngayon, ta-timer mo yun, dapat tatagal siya ng 4 to 5 minutes. Tapos yun sa akin, umabot na siya ng 4 minutes noon. Pero nung una, nung mga ano pa siya, nung mga 7 a.m, mga naglalakad pa kami ni Jonah, mga ano pa lang siya. Tinatimer kasi namin siya ni Jonah, mga 10 minutes, ganyan. So, nung kumakain na kami, nag-edit na ako ng vlog ko, umabot na siya ng 4 minutes. So, feeling ko, sabi ko sa sarili ko, nung feeling ko, ito na talaga yun, ganyan. Siguro hindi ko lang nakipili yung ibang na-feel ng mga nanganak din sa labor nila.
Tapos nag-chat ako sa secretary ng OB ko. Tinanong ko kung sign of labor na nga ba yun, ganun. Sabi niya oo daw. Di, nagulo talaga ako. Sabi ko, eh bakit wala pa akong na-feel na kahit anong sakit? Yung balakang ko lang talaga. Tapos sabi niya, may ganun daw talaga. Merong mga tao kasi mga babaeng mataas daw talaga yung pain tolerance nila. Meron ng mga sobrang baba as in sumakit lang ng parang light sa ibang tao. Sa kanila, sobrang sakit na daw talaga ng ganun. Tapos din nga, chill-chill pa ako noon. Nag-TikTok pa ako sa part. Hindi ko siya na-upload, guys. So, mapapanood niyo rin yun. So, yun nga. Nag-TikTok pa ako noon. Nag-edit pa ako ng video ko. Nag-upload pa ako. Tapos, nag-squat pa ako noon, guys. Kasi nga, si gusto ko talaga, manganak na ako before due date ko. Kasi ayoko ma-overdue talaga. And gusto ko, kasama ko si Caleb, syempre, pag nag-Christmas. Gusto ko, kasama ko siya, tsaka si Jonah. Tapos, di nag-squat na ako. Even, ano pa, mga 2 weeks before pa, bago pa ako mag-labor. Nag-squat ako, naglalakad talaga ako, ganyan. Nag-exercise ako, nanonood ako sa YouTube ng mga exercises for normal delivery, ganun. Mga 10 a.m. to 11 a.m. Yun na, mas dumadalas na yung pagsakit ng balakang ko nga. Mga ano na siya, mga between 3 minutes na siya, ganun. As in, pagtatayo ako, ramdam ko na siya. Pero yun nga, hindi pa rin siya ganun sobrang sakit. Kasi nakapag-TikTok pa ako eh. Tapos, si Jonah kasi yung time na yun, sinundo niya pa nun si Mama, so inintay ko pa sila makauwi dito. Tapos yung resulta ng swab test ko is wala pa nga. Kasi diba 24 hours yung bago nabigay. Wala sa isip ko na baka ilang cm na ako. Ganun kasi nga, akala ko pag yung mga 8 to 9 cm or 10 cm is sobrang sakit nga talaga. Eh since wala nga ako, nag-feel na kahit anong sobrang sakit. So parang chill-chill pa ako, ganyan. Tapos, yun, nakapag-makeup pa ako, diba? Ako napalad nyo sa labor vlog ko. Nakapag-makeup pa ako, guys. Bukod sa TikTok at edit at squat, nakapag-makeup pa ako. So yun nga, pagdating ni Jonah dito, pinagpunta na kami agad ng ospital. Sabi ko pa sa kanya nun, ihanda nyo lang yung mga gamit namin ni Caleb sa van. Hindi ko pa naman sure kasi kung ma-admit na ako nung araw na yun. Kasi hindi ko naman talaga alam na ilang cm na pala ako nun. So nung pupunta na kami ng ospital, hindi pa ako nahihirapan maglakad, ganyan. As in, wala talaga. Parang medyo mas sumakit lang ng konti yung balakang ko ng time na yun. Pero, yun nga guys, hindi siya yung sobrang sakit na as in, di ba yung iba, umiiyak talaga sila. Sa akin, hindi talaga yun. Parang, ganun lang ako. Parang, wala lang ako sa mood kasi nga may naramdam kong sumasakit sa akin. Pero hindi siya yung as in, iindahin mo ng bonggang-bonggang sakit. Ganun. Hindi siya ganun. And then, din napapasok namin ng ER, inaiina ako nung mga nurse yata. Ay, inaiina ako doon ng doktor. OB rin yata yun. Tapos, pagka-IE niya sa akin, gulat na gulat siya. Kasi sabi niya, hala, 9 cm ka na. Sabi niya, 8 to 9 cm ka na. Di, oh, so, nagulat talaga ako. Ipinaulit ko pa. Sabi ko, mga ano to, mga around 12 p.m. 11 a.m. to 12 p.m. Hindi ko matandaan, basta mga ganun. Tapos yun nga, pagka-IE sa akin ng OB, nagulat talaga siya. Sabi niya, 8 to 9 cm ka na. Tapos nagulat ako, sabi ko, po, ako po, 8 to 9 cm. Sabi niya, oo, 8 to 9 cm ka na. Buti, nakapunta kayo agad. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, wala kang napipil na kahit ano. Sabi ko, wala po dok, masakit lang po yung balakang ko. Ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, grabe, sobrang taas ng pain tolerance mo. Sabi niya, ganyan sa akin, nakakatawa ka pa. Yung iba dyan, halos magpa-CS na, sobrang sakit. Ganyan, ganyan. Tapos, di, tawanan pa kami, ganyan. 8 to 9 cm na pala ako nun, guys. Imagine, nag-start ako mag-contract, mga 5 a.m. Tapos, hanggang nung nag 8 to 9 cm ako, wala akong feel na sobrang sakit na pakiramdam, ganun. So, thank you so much, Lord. Kasi hindi ko na-feel yung, iba na sobrang sakit daw talaga, ganun. Tapos, yun nga, 8 to 9 cm na ako. Napunta kami ng ER. Kaya diniretso na ako agad ng delivery room noon after niya akong i-IE tsaka after niya makuha yung heartbeat ni Caleb noong time yun. Diretso na ako agad ng delivery room. Tapos, pagdating namin delivery room, wala pang ilang minutes, 10 cm na ako agad. Siguro mga, pagkaakyat mismo galing ER, siguro mga 2 minutes lang yun, 3 minutes, 10 cm na ako agad. So, gulat na gulat yung OB ko. Tapos, sabi niya, grabe, grabe ka Carla. Sabi niya sa akin, sabi niya sa akin na OB ko. Di, sobrang taas ng pain tolerance mo. Sabi niya ganun. Sabi, nakakatawa ka pa, ganyan, ganyan. Imagine guys, nakahiga na ako, nakabuka ka na ako dun sa may delivery room. As in, meron kasi dun yung tungtungan. Sa mga hindi pa nakakakita ng ganun. Meron dun may bakal kang tutungtungan. So, para nakaganyan yung, ano mo, yung tuhod mo. Yung tuhod mo, tama. Nakaganyan siya. So, nakabuka ka na ako sa OB ko nun. Sabi niya, nakakatawa ka pa. Wala na ako nung feel na kahit na anong sakit nun guys, kahit yung sakit ng balakang ko, wala na talaga. As in, wala talaga. Yung parang natatain na lang ako ulit. Yung may na-feel ko ng time na yun.
Tapos yun na pala yun. And then, yun na nag-start na, na ano, ipapush, ganyan. Sa mga hindi po nakakaalam at sa mga first time moms dyan, ganito po talaga yun, totoo po talaga yung mga, kasi may talaga ako manood nung ano, bago pa akong mga anak, manood talaga ako ng mga, talagang mga nag-deliver. Yung mga nanganganak talaga ng actual. Meron mga ganun sa YouTube, panoorin nyo para mag-idea kayo kung paano yung mga ginagawa or kung paano yung tamang pag-ire. So, huwag talaga kayo sisigaw, guys. Kasi, meron nung iba na panood na sumisigaw sila. So, ang ending, nagka-goiter sila. So, ako, ginawa ko talaga nun. Nakaganon talaga ako. Di ba, pag sabi kasi, ganito kasi yun, pag kunyari, kasabihin sa'yo ng OB mo, okay, pag na-feel mo na parang tumitigas na yung chan mo, ako kasi hindi ko siya na-feel eh. Pero hindi ako painless, guys. Hindi ako nagpa-painless. Hindi ako nagpatulog ng epidural. Ganun. Sinabi ko na yun sa OB ko nung ano pa lang, check-up pa lang namin na gusto kong ma-feel yung sakit pag nag-labor ako. Pag mga anak na ako, mas gusto kong ma-feel yung sakit. Ganun. Sabi kong ganun sa OB ko. So, hindi ako nagpatulog ng kahit anong pampawala ng sakit. Hindi ako painless. So, yun nga. Ayun na nga. So, mag-start na mag-push. Pag na-feel mo na parang yung parang literal, guys. Yung pag matatai ka na yung parang, ayun, nalalabas na yung pupo mo, ganyan. Tsaka ka lang iire kasi doon siya yung parang palabas talaga. So ako, wala akong na-feel na kahit na anong sakit, pero nakatulog ako pagtapos dahil sobrang pagod sa pag-ire. Doon talaga ako na ano. Tapos ito pa pala guys, nakalimutan ko sabihin, sa ER pa lang, sinedate na ako. Meron ng, nilagyan na ako ng dextrose kasi nga, manganak na nga ako. So parang yung dextrose na yon, yung gamot na nilagay sa akin, dapat ang work niya sa akin ay makatulog ako. Pero hindi ako nakatulog. As in, sabi sa akin ng OB ko, pagpasok ng delivery room, sabi niya, nakakatawa ka pa, tapos gising-nagising ka pa, pinasidate na nga kita, kasi nga 10 PM ka na. Tapos, yun nga, chika-chika kami doon, sabi niya, iba ka, bigrabe ka, ang taas ng pain tolerance mo, ganyan. Fast forward, yun na nga, push, ganyan. Yung bilang, guys, is ganito. Ganito talaga yung bilang. Sa mga buntis dyan, be ready. So, kailangan mag-prepare na kayo, prepare nyo yung sarili niya. Ganito yung bilang, guys. Push! 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Ganun siya kabagal. Hindi siya 1, 2, 3. Hindi siya ganun kabagal, guys. Pero ako talagang pinipilit ko siya. As in, kunyari, pagkasabi sa'yo na push, huwag kang sisigaw talaga. Ano mo lang, ganun ka lang. Talagang dapat nakatikim ng big mo. Kung gusto mo nakaganto ka, gumanto ka. Kasi ako gumaganan ako ng time na yun kasi nga ayaw akong sumigaw. Basta huwag ka lang maglalabas ng kahit konting boses kasi baka mawalan ka ng boses. And alam mo talaga, delikado daw yun pag yung sumisigaw ka habang umiire. So much better talaga nakatikom. Kasi ako yun talagang ginawa ko. E di yun nga, sobrang tagal, sobrang pagod na ako. Sabi ko, Dok, wala ko nung feel na kahit na anong sakit. Pero pagod na ako. Sabi ko ganun, sabi niya, hindi, kaya mo yan. Konti na lang, ganyan, hindi ganyan. Tapos, di yun nga. Tumagal pa kami pala nung pagpapasok ng delivery room. Tumagal kami sa pagchichikahan, hindi sa mismong pag-ire. Kasi nga, wala akong na-feel na kahit anong sakit, kahit nga hindi ako painless. Kasi alam ko, di ba, pag, alam ko kasi yung iba, pag may mga kilala kasi ako, may mga nakausap ako na painless sila. Yung pag mismo nagmanganak ka na is, hindi nila na-feel yung parang contractions, yung parang feeling na natatay ka nga. Kasi nga, may tinurok na sa'yo. Sa akin kasi walang, hindi ako nagpa-ganon. Hindi rin ako nagpa-epidural. Yun daw yata yung para hindi mo ma-feel yung sa labor ka pa lang. Diba kasi yung iba, mga 5 PM pa lang, sobrang sakit na daw. Eh since wala nga akong ma-feel na kahit na anong sakit. Yun, hindi talaga ako nagpalagay ng kahit ano. So good thing is, sinagoy talaga sa OB ko na hindi talaga akong papalagay. Tsaka sabi ko talaga kasi, gusto ko ma-feel yung sakit. Nung pagdadala ko kay Caleb, gusto ko ma-feel yung kung anong pakiramdam, pag nag-labor na, ganun. Gusto kong ma-feel yung sakit pag yung ilalabas ko na siya. So, yun. Sobrang masaya naman ako sa nangyari kasi nga nasunod naman yung gusto ko. Sobrang pagod ko, ganun. Makapagod ka talaga umire, pero kailangan mo talaga. And then, meron ng... Si Caleb kasi, bumabalik siya sa tiyan ko. Diba, ito kasi yung pinakalabasan. Ito na. So, ito na yung ulo niya. Kunyari, parang bastos. Wait lang. Diba, ito yung ulo niya. Ayan. Pag umira na ako, gumaganyan na siya. Pero, maya-maya, bigla daw bumabalik si Caleb na gano'n. Kaya, ang ginawa namin is, tinulungan na ako ng isang, hindi ko alam kung doctor din ba yun, o nurse lang. Pero mukha siyang doctor. So, tinulungan niya na kami. Talagang ginaganan niya na yung chan ko. Kasi nga, pinipigilan niya lang para hindi bumalik si Caleb sa loob. Kasi nga,
Doon kami tumatagal. Mabalik si Caleb ng pusa. So yun guys, after nga nun, yun, narinig ko na lang no lumabas si Caleb. As in yung feeling na parang ang laki ng pupo na lumabas sa'yo. Ganun yung feeling paglabas ng babe. Narinig ko na lang siya, umiiyak na siya, ganun. Tapos pinicturean kami ng OB ko, ng mga nurse, that picture-picture, ganyan. Tapos yun, sobrang sarap sa feeling kasi narinig ko siya umiiyak, ganyan. Tapos nakapikit na ako no, kasi nga pagod na pagod talaga ako. Tapos yun, nirinis na siya, nilagay na siya sa nursery yata yun kasi may mga kailangan pang itest sa kanya, ganyan. Tapos ako, hindi pa ako agad pinasok sa room nun. Parang 2 hours pa yata inintay ko nun bago ako makapasok sa room namin, sa private room namin, kung saan naghihintay si Jorah ng time na yun. Hindi ko alam kung sino ko din nila, pero basta may pinag-stem pa sa akin nun. Tapos parang dun yata talaga dinadala yung mga kakatapos lang mga anak. Chinek kasi yung pinaka-pinaglabasan ni Caleb after. So inay, ikaw ulit nun. So parang may check sila sa'yo bago ka nila ipasok sa room kung okay ka na yun. Tapos yun nga, nakalimutan ko pala sabihin na yun nga, kasi nga malaki nga daw si Caleb talaga. So buti daw talaga is normal ko siya kasi yung iba daw hindi nila kayang inormal talaga. And 50-50 pa daw talaga yung iba. Yung iba parang 60-40 pa kung malalabas yung ganong kalaking baby. Diba natin naman, sobrang laki ni Caleb. Ang dami nagsasabi talaga yung mga nurse. Grabe, narinig ko sila yung sobrang pagod na pagod ka na nga kay Earth. Narinig ko sila na parang grabe lang ng baby niya, ganyan-ganyan. Buti na lang, pagaling siya umiti ganyan. Buti na lang, nilabas niya. Buti na normal niya. So, sobrang thankful ako sa OB ko. Siyempre, bukod kay Lord. Siyempre, ko nung una kay Lord kasi talagang pinag-pray ko na maging normal, talaga yung delivery ko. And siyempre, sa OB ko na sobrang galing talaga, guys. And sobrang bait. Sobrang bait niya talaga. So, yun nga, pagkapasok na sa akin sa kwarto, yun, pinasok na rin si Caleb, magkasunod kami. So, yun na, magkasama na kami noon. And yun, tumagal lang kami nun sa private room kasi nga iniintay namin magpupo si Caleb. Hindi pa siya nagpupo agad nun kasi. So, magdamag pa kami nag-intay dun. Pero yun, kinabukasan naman nakauwi na kami agad. Tapos, yun, sobrang saya ako kasi syempre, bago mag-due date, nakapanganak na ako agad. So, ano ba, 14, 16, 17, 18, 19, 20. So, 1 week early, diba? 1 week early ako nang anak. So, hindi ako overdue. Sobrang thankful ako, sobrang saya ako talaga. And, ayun nga, so, sa mga nakausap ko dati, yung mga nag-andam, sobrang daming nagkasabi sa akin na, yung bago pa ako manganak na, hindi, layo pa yan, ang taas pa ng tiyan niya, ganyan-ganyan. So, parang, bakit sabi naman ng OB ko, ano, baba na, ganyan-ganyan. Tapos, pag sinasabi ko sa OB ko na, dok, ba't ganun sinasabi na, ang taas daw ng tiyan ko? So, sinasabi sa akin ng OB ko, naku, huwag ka maniwala. Kumbaga parang hayaan mo lang sila kasi lahat naman talaga ng tao, kumbaga may kanya-kanya opinion niyan. Matangkad ka kasi, kaya yung chat ko kasi nun guys, hindi siya yung makikita mo diba yung sa iba daw kasi sinasabi nila sa akin yung mga nagsasabi sa akin na mataas pa daw yung chat ko nung time na yon. Eh, dapat daw pag ganito yung form ng chat. Yung sa akin kasi guys, pabilog talaga siya pag ganyan. Hindi mo siya makikita mababang pa ganyan. Kaya parang nakapaisip ako ng time na yun. Sabi ko, mataas pa ba talaga? So yun nga, nag-squat talaga ako nun. Pero ganun pa din talaga siya. Tapos, naniniwala lang talaga ako sa OB ko lang talaga. Siyempre, yung mga doctors lang talaga makakaalam nun. Kaya, sa mga buntis dyan, kung parehas tayo ng sitwasyon or case na laging sinasabihan na, ay, mahihirapan ganyan. Ano, papahirapan ka yan. Kasi, ano, mataas pa yung chan mo, ganyan. So, huwag ka nang makinig. So, pasok dito, labas dito, ganun yung ginawa ko nun. Meron pa isang nagsabi sa akin na, ay, naku, wala pa yan. Papahirapan ka niya, ganyan. So, parang ako, nung time na nanganak na ako, naalala ko yung taong nagsabi sa akin nun. Tapos parang, kinakausap ko si Caleb, sabi ko, napahiya siya, naku, no. Sabi niya, papahirapan mo daw ako, hindi mo naman ako pinahirapan. Tapos sobrang bilis na pala lumabas. Parang yung type na yun, sabi ko kay Jonah, kinanto ko kasi yung kay Jonah. Natatawa kasi kami dalawa kasi nga, parang napahiya nga daw yung nagsabi sa akin. Parang, ano ka ngayon? Parang ganun daw. Pero yun, olmid naman, kasi syempre, hindi talagang pipigilan eh. May mga ganun tao talaga na, kumbaga, magbibigay ng opinion nila, ganun. Pero yun, mas tamakig lang kayo lagi sa OB nyo. Kasi sila talaga yung nakakaalam niyan, guys. Pinag-aralan naman nilang lahat yan. So, ayun. Ganun lang ginawa ko din. Kahit na ang dami nagsasabi sa akin noon na, ay, ganito ganyan. Hindi talaga ako nakikinig. Doon talaga ako nakikinig sa OB ko. Tapos yun, may mga buntis dyan na nanonood ngayon ng video na to. So, kung third trimester ka na, ang ma-advise ko lang talaga is, huwag ka na kumain ng sweets. Kasi ako sobrang lakas ko sa sweets talaga. Buti hindi ako nagka-diabetes ng time na yun. Sobrang lakas ko sa sweets talaga. Pero hindi ako mahilig talaga sa matamis nung hindi pa ako buntis.
nung nabuntis talaga ako kay Caleb, sobrang gusto ko laging matamis yung kinakain ko. So yun, pag nung dumating ako ng third trimester, hindi ko talaga siya mapigilan. Pero pinipigil ako naman yung sarili ko, parang pakunti-kunti, patikim-tikim, ganun. Okay lang naman yung basta, wag lang sobra. And then, is-is ka lang talaga muna kasi lalaki talaga yung chan mo, yun talaga yung nakakapagpalaki. And nga pala guys, yung sa chan ko pala, di ba, lumalaki kasi yun. So sa akin, may stretch marks din naman ako. Pero hindi siya yung ganun kadami, tulad yung sa iba, as in, kasi kinamot nila. Ako kasi hindi ako nagkamot talaga, hindi nangati yung chan ko kahit nung una pa lang. Hanggang sa mga nakawa, hindi siya nangati. As in, nagka-stretch marks lang talaga ako kasi na syempre nababarat yung chan natin. Pero yung galing sa kamot, hindi ako nagkaganon kasi hindi talaga nangati yung chan ko. And ayun, so ang advice ko lang guys sa inyo, sa mga buntis dyan, is mag-pray kayo kasi prayer works talaga. And be specific sa prayer nyo kasi ito, share ko sa inyo kung ano talaga yung pinag-pray ko. So, sabi ko talaga kay Lord, every morning, every night, bago ako matulog, yun talaga yung pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, gusto ko talaga is fast, painless, safe, and normal delivery kay Caleb. And sabay kaming uuwi kasi wala kaming complications parehas. And sobrang healthy si Caleb na lalabas sa akin. Walang kahit na anong sakit. Yun talaga yung exact words na ginamit ko sa prayers na ginagawa ko nun. So, baka mag-work din sa inyo. And syempre, kailangan may faith ka din talaga pag mag-pray ka. So, yun talaga yung pinag-pray ko. Kasi sabi nila kasi, dapat specific daw. So, yun talaga yung pinag-pray ko. And, ayun, binigyan niya na binigyan sa akin lahat. Yung fast, diba kasi nga, sobrang saglit ko lang. Ano to, ilang hours ako nag-labor, pero painless. Kasi wala ko lang sila kahit na anong sakit. Fast, siguro kasi ang bilis na ubos ni Caleb sa akin, hindi ako talaga pinahirapan. Isipin mo, December 13, 2 cm ka pa lang, tapos kinabukasan, mga tanghali, pa 10 cm ka na agad, di ba? Kaya, ang bilis talaga. Tapos yun, syempre, lumabas kami ni Caleb ng sabay, wala kaming complications parehas, sobrang healthy si Caleb, so talagang tinupad talaga niya lahat ng prayer ko noon. So, sobrang nag-thank you ako kay Lord talaga. And yun, bukod sa prayer, syempre, yung likod ko pala, hindi siya sumakit ng sobra din, kahit ng third trimester na ako. Hindi siya sumakit nung tulong sa iba na grabe ang iniinda nila. Hindi rin ako nagkaganon. So, parang feeling ko sobrang hindi talaga ako pinahirapan ni Caleb sa entire 9 months na dala ko siya. Anyway, so yun nga, thank you so much guys sa mga nag-intay kay Caleb. Alam kong sobrang tagal niyong inintay tong moment na to, and ako din. And may time na tumitingin pa lang ako sa kanya, sobrang naiiyak na ako agad. Hindi ko alam kung bakit, ganun. So, ganun pala yung feeling. And yun. So, good luck sa mga mommies dyan. Kayang-kaya nyo yan. And I'm praying for you guys. So, yun. Mag-pray lang din kayo. And syempre, good luck sa lahat ng mommies. So, ito na nga yung birth story natin. Parang nung nakaraan lang, nag-vlog pa ako ng check-up natin ni Caleb. Tapos ngayon, nagkakwento na ako nung kung ano nangyari sa panganganak ko. So, sobrang bilis lang talaga ng panahon. So, yun. Abangan niyo yung mga future vlogs namin kasama si Caleb. And thank you so much, guys, sa love and support. Thank you so much. Sobrang na-appreciate ko ng bonggang-bongga. And yun. Thank you so much, guys, for watching. Sana may mga natutunan kayo sa kwento ng birth, sa kwento ng ano natin, ng delivery natin, ng labor. Thank you so much for watching this video, guys. Same lang. Bye, guys!